na-diagnose ka 17 years old. I was 17 tapos pero ng, anong diagnosis? Major depressive disorder. Kailan ka naggamot? This year lang. For the past 17 years, nire-resist ko yung paggagamot. Like, oo, di pinahirapan mo yung mga tao sa paligid mo for 18 years. Totoo yan. That's actually one of the realizations. Napaka-selfish mo, Mikey. That was also one of the things. Eh. Ano pa sasabihin mo dyan? Baka mag-aggressive. Nagbabarrel through lang ako eh. Sinabi na sa kanya ng mama niya yan. Mama ko, ng lola ko, ng ate ko. Ano kaya nasabihin sa'yo ng parent mo? Pwede bang huwag kang depressed? Anong klaseng mindset yan? There actually was a time when I was first diagnosed, ganun yung reaction ng mga tao na parang, ano ba yung depression? Di naman totoo yan eh. Di ka kasi nagsisimba. That was 2006. Hindi pa ganun ka informed ng mga tao about mental health issues. Ang ina yung sinasabi niyan eh, no? Yung hindi ka kasi nagdadasal, hindi ka sumisimba. Kaya may problema ka sa mental. Tangina sa... Diba yun yung isa sa pinaka-ayoko na... Hindi ka kasi nagtatasal. Tangina, diba? Hindi, ako, yung sa akin kasi, the way na sinabi sa akin ng pamilya ko yun, they were saying it from a place of love naman. Ito ha, 17 na diagnose ka, hindi ka nag-medicate. Hindi ko tinuloy yung medication. Hindi mo tinuloy. I was prescribed a certain medication nung 17 ako, pero hindi ko siya tinuloy. It was supposed to be a continuous thing, pero after siguro mga 2 weeks, tinigil ko kasi I did not feel good. Anong pakiramdam? Anong nagbago sa'yo? Appetite na babawasan. There was a loss in appetite. There was a loss in sex drive, which was fine kasi wala naman nung nakaka-sex nung time na yun. Share ko lang, trigger warning na lang guys. When I stopped yung medication na yun, that was my first suicide attempt. Tumalon na ako sa harap ng bus pero mali yung timing ko. So nakatigil nasa likod ka ng bus. Doon ka tumalon sa likod ng bus. Dumaan na! So anong sumunod na ginawa para hindi mapahiya? Hinabol niya yung bus. Alam mo, it honestly looked like na napapalang sasakay. Ako. Oh. Siyempre, bumaba yung conductor, galit siya, ganyan. Ay, bobo mo, ganyan. Sorry. Ganito! Ganito! Bayo, nadapa lang. I'm such a fail! Asaya nun, kasi gusto ko na nga magpamatay nun, tapos nag-fail. Tapos unang maririnig mo, tangina mo, bobo! Ano ba muna yung naging side effect? Yung sa akin talaga, nag-emotionally numb lang talaga. Which was sinabi rin naman sa akin na this is something that will happen, pero kailangan mo kasi ituloy, magno-normalize ka rin. Pero nung I stopped taking it against doctor's wishes, which you shouldn't do, magpa-fluctuate yung emotions mo. Gaano kahirap naman nung tinanggal mo yung medication? It was much harder. Definitely. Bago tayo lumayo, ah, kaya natin ginagago si Mike. Kaibigan kasi natin to, kaya natin to ginaganito. Pag meron talagang lumapit sa inyo at meron siya nararamdaman, tangina, always i-recommend nyo na tumawag ng professional. Yes, tama yan. Please seek professional help. Kayong umasa sa TikTok, no, sa Tumblr. Halimbawa, yung loved one mo is suffering from depression. Hmm. And if you really want to help him or her, bakit hindi na lang kaysa ikaw mismo yung tumulong sa kanila? Lumapit ka rin sa professional at magtanong. No, that's the thing. Paano ko matutulungan? That's the thing kasi if a person is not ready, hindi talaga sila lalapit. So you have to be the one to, tama ka naman na parang you have to also consult. If you're the loved one. Kung paano ko dapat kumilos? Kasi may ano naman. Maganda yan. That's a very healthy way of looking at it. Kasi kesa naman magbigay ako ng mga bobong advice, edi magtatanong na rin ako sa professional. O diba, paano ko matutulungan yung anak ko halimbawa? Magsindi nga ng pulang kandila. Pero maganda nga yan. Dapat ikaw rin. Dapat open ka rin sa idea na yon na hindi nakakaya pumunta sa doktor. Actually, you need a lot of patience. And words of affirmation din. And lalo support. Na pag hindi naintindihan yung sitwasyon, mas dun pa umiinit yung ulo. Siguro yung number one na kailangan mong gawin, you have to accept na ito ay sickness. Yes. Yes. Hindi ito state of mind. Oh, hindi ito kahinaan. Hindi na siya parang, face. Bifad. Diba nga, you're built different. Mm-hmm. Not better, just different. If you are suffering from depression, huwag kayong mahiyang tumawag. NCMH Crisis Hotline provides 24/7 free, compassionate, and confidential support over the phone. We support everyone in the Philippines. Tawag lang kayo sa 1-800-1888-1553 or hanapin nyo sila sa ncmhusaptayo.com. Guys, pumunta kayo sa doktor. Mas matalino yun kaysa sa'yo. Actually, walang conspiracy. Guys, walang conspiracy. Shoutout natin yung mga top tier natin. Si Petuel Pumaloy, si Sagnu, si Jason, si John Lauren Rovida, Lenay Mackenzie, Joshua Reyes, Sherwin Pascual, Richard Kulait, Ralph Villanueva, Kevin Terano, Alonso Maynes, Kenneth De Guzman, Timothy Amoncio, Kian Arlegi, si Louis Concha, si Julius Branchu, at si Johan Natura.
mga mid-tier natin, si Frederick Villa, si Michael Gonzalez, si Mjad, si Real Choke Sarmiento, si Kirsty Valdescona Victorio, at si Lindon Aranya. Shoutout nga pala kay Michael Paris Molanida, kay Luis Nico, kay Mike Jackson Tanyada, kay Arvin Diatienza, kay Ivan Bautista, Michael Santiago, Philip Arcelo, Jason Dinong, Joshua Rodriguez, Makilinos, at Christian Benito. If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. At The Cool Pots.